nakita nyo naman yun mga tid, napaka solid nung performance nung nilagay natin yung torsion controller. So what is up mga tid, ngayong araw magkakabi tayo ng torsion controller sa Aerox 155 natin. Eto NCY brand, secondary spring seat para sa Yamaha NMAX and Aerox 155. So from the word torsion, ito yung nagbibigay ng pwersa, DN, o pag-twist sa isang bagay sa center spring natin, then yung torque drive natin. Kaya tayo maglalagay nito para maging smooth yung ikot ng ating center spring sa torque drive. So maganda yung mga review nito, kaya itetesting natin, ikakabit natin, papakita ko sa inyo mamaya kung paano, step by step, kung paano maglagay ng secondary spring seat or torsion controller para sa Aerox 155 natin. Kaya so, samahan nyo ako mga tid. Let's go! Ito yung ikakabit natin mga tid. Torsion controller, secondary spring seat for Aerox and NMAX 155. Kaya siya tinawag na secondary spring seat kasi dyan uupo o papatong yung ating center spring. So, let's go! Let's do this! Tanggalin muna natin yung crankcase bolts. Tapos tatanggalin na natin yung crankcase. Shoutout nga pala kay Tid Jello. Siya yung nagpintura ng ating crankcase, gunmetal gray. Napakaswabe naman at napaka-elegante ng kulay eh, no, mga Tid. Tatanggalin na natin yung crankcase. Uy, RS8 Lodi. Tanggalin na natin tong nut sa bell. Hindi na ako magtatanggal ng pulley nut mga tid. Ipiting ko na lang yung torque drive pababa. Yan, makikita niyo yung belt. Para iwas tanggal din ang pulley nut sa may pulley. Okay, let's do this. Okay, tamang linis lang tayo ng bagya. Tamang pagpagpagpag lang, tamang brush. Yan. Ito yung lalagyan natin ng torsion controller mga tid. Naka forged aluminum alloy ako na torque drive. Pits bike yung brand. Naka RS8 clutch assembly, super lightweight. Tapos 1K RPM yung clutch spring natin mga tid. Tamang linis muna natin to, tsaka natin bubuksan. Okay, let's go. Okay, nabuksan na natin 1K RPM na center spring. Linisin muna natin ng bagya itong torque drive natin. Yan, napakadumi na. Para mamaya swabe na ulit at malinis yung pits bike natin na torque drive. Meron tayo dito ng dalawang klase ng torque drive. Ito yung forged aluminum alloy na pits bike. Ito. Tapos ito naman yung stock natin na torque drive. So kaya natin ito gagamitin. Papakita ko sa inyo mamaya kung kano kataas yung itinaas pag nilagyan na natin ng torsion controller. Yan. Kasi tataas yun eh dahil ipapatong natin yung center spring natin doon. Okay, let's do this. Meron tayo dito ang dalawang spring mga tid. Ito yung isa sample natin. Ipapatong natin dito sa may forged aluminum alloy na torque drive tsaka sa stark torque drive natin para makita nyo lang yung difference kung gaano kataas yung itataas ng center spring pag nakapatong na siya sa torsion controller. Yan, ipapatong natin siya dyan. Papakita ko sa inyo. Dito natin siya ilalagay sa forged aluminum alloy na pits bike. Yan. Kasi ito yung gagamitin ko naman talaga na torque drive, hindi na yung stock. Yan, nakapatong siya sa may torque drive natin kaya medyo aangat yung center spring. Ito na yung comparison natin mga tid. Sa kaliwa, yung merong torsion controller. Tapos yung kabila naman, yung stock, yung walang torsion controller. Yan, kita nyo naman na mas mataas yung merong torsion controller. Kita nyo naman yung spring, di ba? Mas mataas yung nasa kaliwa kasi nakapatong na yung center spring natin doon. Ito pa yung isang maganda mga tid sa torsion controller. Itong isa yung stock, wala siyang torsion controller. Hindi naikot yung center spring natin. Kita nyo naman. Ito namang isa, meron torsion controller. Makikita nyo na smooth na uiikot yung ating center spring. Kaya maganda magpe-play yan habang tumatakbo yung torque drive natin mga tid. Okay, let's do this. Okay, buksan na natin itong mga bulitas. Tapos dito mo siya ilalagay sa may kanal. Pagkatapos mo ilagay yan, ipapatong mo na yung pinaka plate, yung pagpapatungan ng center spring mga tid.
Let's go! Nalagay na natin mga tid. Ayan na siya. Nakapatong na rin yung plate. Kita nyo naman sa loob. Ayan, isu-zoom ko mga tid. Yun, napakaswabe. Okay, let's do this. RS8 center spring, 1K RPM. Dito natin siya ipapatong. Kaya siya tinawag na secondary spring seat. Yan, napakaswabe ng ikot. Smooth na smooth. Yan, oh. Hindi na siya naglalak. Unlike dun sa may stock, naglalak yung center spring natin. Eto, swabe na umiikot na habang papalo yung kanyang torque drive. Mapapansin nyo mga tid, medyo tumaas din yung center spring natin kasi nga nakapatong na. Yan. Yung kanyang torsion controller, ipinatong na natin yung center spring. Kaya medyo tataas siya. Kaya yung RPM natin, medyo tataas din. Ito yung mga teknika natin mga tid. Hand tighten muna bago natin siya barilin para iwas loss thread din mga tid. Okay. Okay, nakabit na natin yung lock. Nakabit na rin natin yung clutch lining assembly natin tsaka center spring. Ayan, nakikita nyo naman nasa loob yung kanyang mga bulitas tsaka yung torsion controller natin. Okay, zoom natin ng konti. Ayan, kitang-kita nyo nasa loob. Ready to plug na to sa loob, man. Ikakabit na natin sa may Aerox natin. Tapos testing na agad natin. Okay, let's do this. Dahil hindi ko na tinanggal yung pulley nut, pasok mo lang yung torque drive, tapos press mo pababa para medyo lumuwag yung space, bumaba yung belt. Yan, kita nyo naman, pinipress ko lang pababa. Pag medyo maluwag na, shoot nyo na doon. Yan, para iwas din sa lost thread, kaya hindi ko masyadong tinatanggal lagi yung pulley nut. Okay, sok pa. Swabe yan mga tid, kabit na natin yung bell. Silipin natin mga tid yung torsion controller sa loob. Yan. Naikabit natin ng maayos. Testing na agad natin to. Okay, let's do this. Okay mga tid, ngayon itetesting natin yung torsion controller na kinabit natin sa Aerox natin. I-road test lang natin para makita natin kung ano yung difference nung wala siyang torsion controller tas nung may torsion controller na. So isang bira lang ng malakas para makita lang natin kung may nagbago ba o para makita nyo rin. Para sa mga gusto magkabit ng torsion controller, eto men, samahan nyo ako. Let's go! Nakita nyo naman yun mga tid, napaka solid nung performance nung nilagay natin yung torsion controller. Hindi naman nawala yung ating engine brake. So para sa akin, napakaganda nung effect tsaka yung performance nung kinabit natin yung torsion controller. Napaka suabe. Kita nyo naman yun, 128 tayo sa bira kanina. Napakaganda nung result para sa akin. So para matesting nyo rin, magkabit kayo, nakita nyo naman kung paano.
So maraming salamat. Tayo ulit tayo sa susunod na video, mga teen. Let's go!